Ikatlong antas ang mga haligi ng pananampalataya, Modulo 3. Ang Tauhid al-Uluhiyya ay ang tunay na layunin o diwa ng mga katuruan ng lahat ng mga sugo at mga propeta. Ang unang uri ng Tauhid, ang Tauhid al-Rububiyya, ay kinakailangan at mahalaga. Sa katunayan, ay mayroong napakaliit na pagtatalo o kontrobersya sa unang uri ng Tauhid. Maraming mga tao ang maaaring tanggapin ng pangunahing konsepto na ang Panginoon at tagapaglikha ay nag-iisang Panginoon at tagapaglikha lamang. Gayunpaman, ang paniniwalang ito ay dapat na humantong sa pangalawang uri ng Tauhid, kung saan itinuturo sa isang tao ang lahat ng gawaing pagsamba tungo sa Allah at tanging sa Allah lamang. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga sugo ang binanggit sa Quran na sabihin sa kanilang mga nasasakupan, "O aking nasasakupan, sambahin ang Allah sapagkat wala tayong ibang Diyos maliban sa Kanya." Quran 7:59. Ang kategoryang ito ng Tauhid ay nangangailangan ng isang-isahang paniniwala sa Allah lamang para sa lahat ng mga gawaing pagsamba. Ito ang pagiging nag-iisa ng Allah at pagtukoy sa Kanya bilang layunin ng lahat ng gawaing pagsamba sa panloob at panlabas sa mga salita at gawa. Ito ay ang pagtanggi sa pagsamba sa anumang bagay maliban sa Allah, anuman ang ibang bagay na iyon o pagiging makapangyarihan man. Ito ay ang pagtanggi sa anumang pagtatambal sa Allah ng anupamang uri at pagtanggi na ibigay ang anumang gawaing pagsamba sa sino man maliban sa Kanya. Ang konsepto ng pagsamba ay dapat na nakatuon lamang sa Allah at sakop ang lahat ng bagay na mahal at nakalulugod sa Allah, maging ito man ay mga pagkilos o pagpapahayag, parehong panloob o panlabas, kabilang dito ang pagiging dalisay ng layunin, pagmamahal, takot, pag-asa, paghanga, pagbabalik lamang sa Kanya, Allah, pagtitiwala lamang sa Allah, at paghingi ng tulong at paglilingkod. Ang aspetong ito ng Tauhid ay parehong binubuo ng layunin ng puso, gayon din ng mga gawain ng pisikal na katawan. May dalawang partikular na aspeto na dapat pagsamahin sa pagsamba sa Allah. Ang diwa at katotohanan ng pagsamba ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng pagmamahal at pagsuko sa Allah. Ang kumpletong pagmamahal at buong pagsuko sa Allah ay ang tunay na pagsamba. Kung ang gawaing pagsamba ay parehong nawawala o ang isa sa mga sangkap, ito ay hindi tunay na isang gawaing pagsamba. Para sa tunay na pagsamba na matatagpuan sa pagpapasailalim at pagbibigay ng papuri sa Allah. At ito ay mangyayari lamang kung may kumpleto at puno ng pagmamahal para sa Allah, kung saan nangingibabaw ang lahat ng iba pang pagpapakita ng pagmamahal. Kapag ang pananampalataya ay pumasok sa puso ng isang tao, magiging sanhi ito ng ilang mga estado ng kaisipan na magre-resulta ng ilang malinaw na mga pagkilos, kung saan ang mga ito ay parehong ebidensya ng tunay na pananampalataya. Ang nangunguna o mahalaga sa mga pangkaisipang estado ay ang nararamdamang pasasalamat tungo sa Allah, kung saan maaaring sabihin na isang diwa ng ibada, pagsamba o paglilingkod sa Allah. Ang pagmamahal ng isang mananampalataya at pagiging mapagpasalamat para sa kanyang mga biyaya, subalit ang pagkakaroon ng kamalayan sa katotohanan na ang mga mabubuting gawain, maging pangkaisipan o pangpisikal, ay malayo mula sa pagiging katumbas ng banal na tulong. Siya ay laging balisa dahil sa kanyang mga pagkakasala na dapat ipagkait ng Allah mula sa kanya ang ilang mga tulong o parusahan siya sa kabilang buhay. Nang sa gayon, siya ay magkaroon ng takot sa kanya, isuko ang kanyang sarili sa kanya, at paglingkuran siya ang Allah na may dakilang kababaan ng loob. Sa gayon ay walang tunay na pagsamba, maliban na lamang kung ang puso ay puno ng pagmamahal at papuri para sa Allah. Kasama sa pagdaloy na ito ang ibang sangkap na kailangan sa pagkakaroon ng pag-asa at takot sa Allah sa ating puso.